Ay, guys, shout out sa lahat na dyan. Sorry. Kasi yung ilaw, ang problema. Ayan. Dito ako sa labas kasi may anak ko. Nanonood yung anak ko ng ano, ng video. Kaya dito ako sa labas. Ayan. Sa mga halaman ni Mother. Ayan. siya nga pala. Actually, umami na si DJ Sweet na, no? So, ito para sa kanya. No, advice ko lang, kasi nga, medyo, ano siya eh, nasa stage na, parang, palagyan na natin 50-50. Okay? 50-50. Yes. Para sa'yo to, DJ Sweet. No, take care. Alam mo la, loves, sinabihan na kita noon. Diba? Pero, yun na nga naman pala, may mga sikreto nga pala kayo na hindi dapat, hindi ka dapat agad-agad, no, kumawala sa kanya dahil nga, meron nga pala talaga kayong mga kabulastugan na ginawa noon. So, ngayon, ang dami kong ano ng problema. Namamaos. Nasunog yung balat. Oo, nasunog na dahil sa sobrang init ng pintura. Tsaka init ng panahon, ganun. Ganyan. So, yan na nga, no, suggestion ko lang to, at saka advice ko sa'yo. Kasi nga, sa sitwasyon na ginawa mo na pangluloko, pwede ka makulong. Okay? Sa totoo lang, pwede ka makulong yan, lalabs. Ito na masasabi ko sa'yo, bago mangyari ang lahat, nang yun, at makulong ka sa perjury na ginawa mo, perjury, fraudulent, no, yun yung mga gawain ng ganyan, pwede kang kasuhan yan, oo, kasi nga, bakit, kahit na, sa mga followers lang na tinamaan ng ginawa mo, pwede silang mag-complain laban sa'yo. Alam mo yon. So, kung ako sa'yo, hindi kita uutusan ha. Binigyan lang kita ng advice kung ano ang dapat mo gawin. No. Kung ako sa'yo, magsalita ka na. Sabihin mo na sa kanila lahat o sa aming lahat, sabihin mo na inutusan ka lang. Nautusan ka lang. O humingi siya sa'yo ng ano, na kunting kwan para gumawa ka ng drama o ganito ganyan. Alam mo yon, hindi ganun kadali, DJ Sweet. Kasi nga, biktima ni FLM yon, biktima ni Norman Mangusin. Ngayon, alam mo naman yon, ang mga biktima ni Norman Mangusin nasa stage na delikado yung sitwasyon. Alam mo yun? Kasi nga sila yung under, ano sila sa lahat. Nasa process pa sila ng paglilitis. Alam mo yun? So, kailangan pa silang ingatan. Nobody na makapag-usap sa kanila. Hindi siya pwedeng magsalita dahil makukontem. Alam mo yun? Ngayon, sa ginawa mo na yan, malaking ano yun? Malaking hindi ka bulastugan na, malaking kaso. Oo. So, yun na nga, fraud or perjury, mga ganyan, na kaso sa'yo. Okay. So, yun. Advice ko sa'yo, sabihin mo na lang. Sorry sa mukha ko. Hindi sa nasunog sa ilaw. Ayan. So, sabihin mo na lang kaya ang katotohanan na no, may nag-uutos talaga sa'yo. Ayan, inutusan ka. O, kung sinong mastermind nyo na, alam mo yon, yun lang naman, yun yung makakaligtas sa'yo. Sabihin mo yung katotohanan, gumawa ka ng isang video na mag-apologize ka sa mga tao na naniniwala at nakikiride away that time. No, at naniniwala, ang dami nilang naniwala, si George. Andon si George, andon si Ninong nagtanong sa'yo, sino pa yung mga andon?
at yung mga followers na nanonood, nakikinig. Oh, narinig ko yun eh. Paulit-ulit ko nga pinakinggan, no? Talagang, kuhan. Tsaka si George pa, dinadamay po dun. Akala niyo, nakapakatalino na tao yun, ha? Pero, alam niyo, hindi siya napaisip na fake na biktima. Iniisip niya rin na siya yung totoong biktima. Kaya nga, tatanong siya dun, ni. Nag-i-interview siya. Sa totoo lang, no? Pati sila maki-question dun. Dahil nga, lumabas nga na imposible, no? Parang naging drama na, no? So, pati sila yung mga andun that time, no? Sa vlog o sa video ni sa Elis ni Inday Marie, lahat kayo na andun, pwede kayo ma-question dun. Oh, tsaka lumabas pa na nagiging drama, hindi totoo. Oh, so, ang mangyari dun, sasabihin, okay, napagplanuhan nyo yun. Kasi ginawa nyo ganito, ginawa nyo itong ganyan. Diba? So, yun na nga, maraming madaramay. No? So, kung ako sa'yo, actually, hindi naman ano yun, kasi nga, nakita nyo naman talaga na nagiging blind silang lahat na yun ng time. So, nung itong binuljak nila ngayon na lumabas na sabi si Joan Topacio, pero kami naman ni George, ikaw. Wala naman talaga, kahit sino, kahit kanino, ako ordinaryo na tao na pinapakinggan ko, ma'am, pakinggan mo to, babe, pakinggan mo to, ganito, ganito. Oo, wala silang itinuturo kundi ikaw, DJ Sweet. So, walang pinagkakaiba kung ano meron sa isipan ko. Alam mo yon. Kaya hindi ko nga binabawi yun ni. Kasi malakas talaga yung ano ko. Malakas talaga yung guts ko na ikaw yon. Ikaw yung nasa loob ko, sa kalooban ko na walang iba si DJ Sweet to. So kung ako sa'yo, lalabs, no, mas mainam pa na magsalita ka na lang. Kanta mo na yung, kung sino yung nasa likod mo, kung sino yung head nyo, kung sino yung mastermind nyo, kung sino yung utak nun. Ganun. Para matapos na to. Ganun lang yun. At ligtas ka. Ganun lang yun. Maliligtas talaga ka. Promise. Maliligtas ka. Kasi nga, sabihin mo, hindi ko naman alam ang batas eh. No, hindi ko naman alam kung ano magiging intonsis nun sa ginawa ko. Kasi ang iniisip namin, gagawa kami ng ganito. Inutusan niya ako. Okay lang daw. Oo. Siyempre, yun ang sinasabi niya. Para matulungan yung, para makulong si Yama. Lahat naman tayo, baka gustuhan natin talagang makulong si Yama. Kaya lang, ang problema, kung ang ebidensya nga natin na ginawa katulad niyan, gumawa kayo nun para, okay lang yun si Judge Milian ang gumawa nun. Okay lang yun kay Judge Milian, kama Marlina. Kung yun, pinayaran niya ang kaso si Yama, inciting to sedition, yun ang karampatan para sa kanya. Pero kung kayo, gumagawa kayo ng dahilan para makasuhan si Yama, nang dahil dun kay Welma, no, nandahil dun sa biktima, na sobra ang panglalaat ni Yama dun, kung gumagamit lang naman kayo ng tao, katulad mo, ginamit ka, DJ Sweet, di maling-mali pa rin yun. So kaya hindi nakakalusot, hindi nangyayari dahil maraming butas. Ganun yun. So, ang problema kay Inday Marie, talagang manggagamit. Ginamit ka talaga na isa kang inusinti sa totoo lang. Inusinti ka sa lahat ng mga lakad niya. So, kung ako sa'yo, para hindi ka makakasunod, kasi delikado ka talaga dito, papanigurado yan, promise. Sinasabi ko na yan. Sinasabi ko yan sa'yo. Pwede kang makulong. Pwede kayong makulong. Alam niyo yun? Kung makulong si Inday Marie, si Inday Marie lang. Huwag lang sanang madamay ka. Kung ako sa'yo, magsalita ka na. Actually, si Inday Marie, pati warik yun eh. Kung ikaw, may matino ka pang iniisip for the future si mong, sa iyong family, di kung ako sa'yo, magsalita ka na. Sabi mo ng lahat-lahat kung ano talaga para matapos na to. Ganun lang yun. Tsaka hindi sa matapos, para maging ligtas ka, DJ Sweet. So, good luck sa'yo. Nasa sa'yo yun. Total, nakadikit ka naman dyan sa mga, ano na yan. So, sa mga nag-alsa, nasa sa'yo yun. Okay? So, magpag-isipan mo. Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko. Isa kang fraud at perjury ang magiging kaso mo. Yes. Sa ayaw mo't sa hindi, isa kang fraud.
at kasama ka doon sa mga kalokohan na yan. Alam mo yan?